Hello there, Aquarius. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November for Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, this is a love reading for you guys. So Aquarius, hindi lahat ng Aquarius maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aquarius, okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Aquarius, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo naka-resonate at hindi dito. Okay? Pwede din na maka-resonate kayo dito at makontinue doon yung reading niyo. So, still do watch your other placement signs, especially your moon signs. Okay? So, let's start. Aquarius, what is happening right now? Titignan natin. What will going to happen this month of November or in the near future? Titignan muna natin what is happening right now with some oracle cards for Aquarius, November, love reading, sun, moon, rising, Venus, Aquarius. Text message, unsent message. Baka merong someone who wanted to message you, tapos nagdadalawang isip sila na mag-message kayo. Maybe this is an LDR. Okay, so parang, let's see. Parang in-unsent na lang yung message nila kasi, or deleted na lang o hindi natuloy, pero parang gusto kanyang a message. Okay, so let's see. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, November love reading. For Aquarius and Moon Rising. Distance. Retreat or time out. So, you are not talking right now. Okay? Kaya parang feeling ko gusto kanyang i-message pero wag na lang. Ganun. So, let's see. Aquarius. Love message for Aquarius for this month of November. Sun, Moon, Rising, Venus. Pay attention to red flags. Know the warning signs of what unhealthy connection look like. So, pay attention daw to the red flags, Aquarius. Let's see. Pwede din ikaw to na gusto mo siyang i-message. Parang hindi mo siya matiis. Okay? Air signs. Gemini, Libra, Aquarius. So, this might be you. Or, you might be dealing with the same sign or Libra or Gemini. Or, merong Libra, Gemini sa chart ninyo. So, check your placement, guys. So, I can see here na yun na ngayon sabi ko. It's either ikaw to or yung person mo. Or ikaw to na parang gusto mo siyang i-message pero parang wag na lang. Might be you are not talking right now. Okay? May time out sa relationship ninyo. Might be meron kayong di pagkakaunawaan, may nahuli ka ba kasi may red flags dito, may hindi ka ba nagustuhan sa kanya. So, let's see what is happening right now with the tarot cards. Aquarius, November. Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius, November, love reading. Sun, Moon, Rising. Aquarius. Oh. Okay. Aquarius, nasa point ka ngayon ng healing process. Okay? Ikaw to, na gustong mag-message sa kanya. Feeling ko, Aquarius, namimiss mo siya. Not feeling, namimiss mo talaga. Namimiss mo talaga siya. So, pwede tong cross-watchers, pwede si Aquarius to, okay? Make it a vice versa. So, namimiss mo siya, and you are in a healing process right now. You are not talking. So, may plano ka. So, ito na nga yung plano mo na mag-message siya kanya. I don't know whatever you wanted to say. Pero ina-unsent mo siya or hindi mo na lang tinutuloy yung message. Siguro dahil sa hindi ka pa ready, okay? Or naiilang ka or something. So, I can see here na
Ang nangyari dito, feeling ko with the red flags, pay attention to red flags, nagkaroon to ng other option. Nagkaroon ng iba, naipit siya sa sitwasyon. So, nagkaroon ng medyo na medyo imbalance yung connection, nakaramdam ka na niloko ka, pinaglaruan ka, ginago ka, pinagsinungalingan ka, and naging imbalance yung connection ninyong dalawa. Kaya nangyari to ngayon. So, hindi kayo nag-uusap ngayon. So, pwedeng LDR kayo, pwedeng hindi. Just hindi lang kayo nag-usap, hindi lang kayo nagkita. Okay, depende kung saan kayo naka-resonate. Pero, I can see na parang itong person na to still want, though feeling ko, or I think this is you, na you still want to message talaga this person. You still want a changes here. Okay, but you are not talking. Feeling ko, it's either na Aquarius ginos ka nito, or ikaw yung nanggo sa kanya, so vice versa. Because nga naipit siya sa sitwasyon. Siguro siya yung nanggo sa'yo. Kaya naipit sa sitwasyon. Kumbaga, gusto niya muna mapag-isa, gusto niya muna siguro magpahinga, nag-away siguro kayo nito. So, parang, yeah, this person gave you silent treatment this time. And you are waiting. You are waiting for this person. Medyo napapagod ka na sa kakahintay dito. You know, with the Hermit card, maybe this person gave you silent treatment. And, naghihintay ka. Or baka nagsabi siya sa'yo na, hinga muna natin to. Medyo hindi na to tama. Medyo parang nakapagod na or something. So, naghihintay ka na may miss mo siya. Kaya, feeling ko gusto kanyang i-message. Gusto mo siyang i-message. Kumustahin ba or what. Pero parang wag na lang. Dahil siguro, may pride ka din, of course. Lalo na pag may Gemini Libra ka sa chart mo. So, meron talaga tayong pride. And andun sa point na you are remembering, you miss this person and you remember his promises, yung how this person offers you goals together, you know. So, hindi ka nakakatulog sa gabi because remembering that memories that you have. So, you might also be dealing with Capricorn. Okay, so Sagittarius is here. So, with a might be meron dito, nandito din yung air signs. Okay, so, let's see. Ano yung pwedeng mangyari this month of November? Feeling ko ganun talaga yung nangyari. Kumbaga, nagsabi siguro siya ng ipahinga muna natin to. Magpahinga muna tayo. I think hindi naman siguro ghosting to. Pahinga muna kasi nandito time out, diba? With the distance. Kumbaga, dahan-dahan siguro siyang hindi nagkaroon kayo ng on and off, and then sa sinabi niya na pahinga muna natin to until sa hindi na siya nagparamdam, he or she already gave you silent treatment. Sorry for that. Okay, so tignan natin. Ano yung pwede mangyari this month of November, Scorpio? Ay, sorry. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Aquarius. Honesty. Truth. So, let's see. Maybe we're going to find out what is the truth here. This month of November, bakit talaga siya nag-distance sa'yo? Bakit talaga siya nag-gave ng silent treatment sa'yo? Since meron kayong issue about option, could be third party, naipit siya sa sitwasyon. So, siguro hindi lang siya nagsabi na bumalik siya doon. Nagsabi lang siguro siya na pahinga muna natin to. Tapos, dito mo na malalaman yung katotohanan, Aquarius. Baka magkakaroon sa'yo ng clarity about the truth here. Assistance, spirit guides. Ooh, with the owl, spirit guides. I felt here na may malakas kang intuition dito, Aquarius. Okay.
you are guided by your spirit guides. And if you believe in spirit guides, meron talaga tayo, lahat tayo may spirit guides. Kung napapansin nyo, minsan naririnig nyo yung whisper ko na nagsabi spirit guides, parang ganun. Because I am always asking my spirit guides to guide me from my reading. Okay, lahat tayo, pinanganak tayo, may spirit guides. So, feeling ko on your part, your spirit guides give you assistance. Kumbaga dahil siguro you are someone, okay? You are someone who believe in spirituality. Once nandito din si Owl. Owl is an animal of some mga spirituality na tao. Okay, so you believe in that. You are always asking signs. So you might be someone who believe in signs. So like 11:11, angel numbers, mga signs na if ito yung mangyayari, maniniwala na ako pag ito yung mangyayari, ganyan. So you believe in signs, so your spirit guides also there for you, clearly is helping you, giving you assistance sa mga gusto mong malaman. So explain ko sa inyo about spirit guides later. So with this love message, balance, okay? There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So with the red flags and balance, feeling ko yung relationship ninyong dalawa is parang hindi naging imbalance. As I said earlier, di ba? Parang naging imbalance kayo. So parang kumbaga emotionally, spiritually, physically, parang nakaramdam ka ng something wrong dito. Red flag. Pero tignan muna natin with this cosmic inside oracle card for Aquarius November love reading. What? Hulog na. They'll be back. Expect to hear from them soon. So, babalik pala sila. Kaya pala, babalik siguro sila dito para sila. Bakit sila? Siya. Babalik siya para might be to give you the truth. Para sabihin siguro sa'yo ang totoo. Kasi nandito yung honesty. Okay, so ang sinasabi kasi dito, know the warning signs of what unhealthy connection look likes. Okay, so what unhealthy connection look likes with the devil card here, meron ng jealousy, meron ng possessiveness, controlling, lies and unfaithfulness or manipulation, you know. So minapaniwala ka niya sa mga might be meron na din ditong narcissistic person, could be pinapaniwala ka niya sa mga bagay na hindi totoo, or pag nararamdaman mo na iba na to, agad tinitwist niya yung story para hindi ka lang umalis, para magstay ka lang. So until sa nalaman mo, nagkaroon na to ng clarity sa'yo. So your spirit guides, okay, while you are asking your spirit guides a sign, your spirit guides giving you a sign. The spirit guides is assisting you. Kasi ikaw talaga yung someone, as I said earlier, di ba? Malakas yung intuition mo. Na lumabas din dito sa barahan na malakas yung intuition mo, Aquarius. So as I said about the spirit guides, okay? Spirit guides is not your angel. Okay? Hindi siya angel. Spirit din siya. Iba naman kasi yung angel. Iba yung itsura ng angel. Okay? Iba yung angel. Itong spirit guides, it are
pwede kasing 2, pwedeng 1, pwedeng 3, mayroon ba yung mga spirit guides, okay? So, itong mga spirit guides natin, or 1 spirit guides, is also spirit, okay? Parang dati din silang tao. Ito yung pagkakaalam ko based on my studies, okay? Dati din silang mga tao, and they choose this job, okay, nung nasa higher level na sila ng kanilang spirit, yung spirit nila, okay, nasa higher level na, kumbaga, tapos na silang ma-reincarnate, nung namatay sila, nasa ano na sila, point na sila ng, kasi yung pag namatay kasi tayo, maraming level tayo eh, merong human level siguro yung parang ganun. Hindi naman ako ganun ka expert about that, pero nababasa ko yan, ini-study ko somehow. Meron tayong second higher level, third, and meron pang mas higher level na, and the higher is God, na si God. So parang yung mga spirit guides na nasa higher level yan sila, not too much higher, pero at least they can be your guide. So, spirit din yan sila, pero hindi sila like our family or our loved one. No, there are someone na, kumbaga, familiar lang sa atin, pero hindi sila like family. They choose that job para to guide us, to be there for us. Spirit guides will always be kind to us. Spirit guides is always good. Tumutulong talaga sila to give you signs, to help you. Every time that you are asking signs, nandiyan sila. Pwede din. Same lang din yan kay sa God, okay? But we have spirit guides. Meron din mga angels, meron spirit guides. So, we are guided. Sometimes lang kasi talaga, even our loved ones, nandiyan lang yan sa atin. They are just there, okay? Sometimes lang talaga, nagko-close yung mind natin because we are just human. Tao lang tayo, nagkakamali nung nagde-desisyon ng tama or nagde-desisyon ng mali. So, because we are human, di ba? So, yun. But if you just believe and you just ask signs, yung pagpalagi kayo nakita ng 11-11, 2-2-2, mga signs na very familiar na specifically nakukuha nyo yung sign, anuman yung sign, nandyan, they are helping you. Okay? So, dito sa'yo, Aquarius, sa reading mo, Aquarius, you are asking sign and your spirit guides as give you assistance about the sign that you are asking. Okay? The truth could be the truth. Gusto mong malaman yung katotohanan. Because you are trying to text this person or message this person. Pero parang andun ka din sa point na may pagka-pride ka din na, hindi na lang, wag na lang, baka makadisturb ako or baka ayaw niya, baka ignore niya lang ako or baka i-block niya ako or something. So, hindi mo natutuloy to, na unsent mo to, or hindi mo natutuloy yung message niya. Yung message mo, sorry. And then, you are asking sign, magme-message ba ako? Sige, pag ganito na lang, pag magme-message ako sa kanya, pag replyan niya ako, then good. Pero pag hindi na lang. Or something mga ganong, any signs that you are asking, your spirit guides assess you to this. Because malakas yung intuition mo with this high priestess. Okay, with the high priestess, parang you are, kumbaga, gathering information, gathering truth by your intuition. You are following your intuition. Parang ganun. Kasi nasa point ka, dumating ka sa point na hindi mo alam kung babalik ka or papunta ka dito, papunta ka mag-move on or maghintay sa kanya. Because you are waiting, di ba? Naghihintay ka, umaasa ka sa mga pangako niya. Then, parang feeling mo, napagod ka na. Gusto mo na mag-move on. But then, you love that person. Kaya, hindi mo natutuloy. Kaya, yun, you're asking sign. Kasi feeling ko, umaasa ka that this person will going to offer you a, you were going to offer you a victory in life. Okay? So, but then, itong person nga to, nagsabi naman siya sa'yo na magpahinga muna tayo. Through that pahinga, hindi na siya nakahinga, joke. Through that pahinga, hindi na siya nagparamdam.
parang feeling mo napapagod ka na, parang naghihintay ka na, medyo matagal na to, ano bang meron, ano bang totoo, okay, ano ba talaga yung truth dito. So when this person does stand, parang ang hawak mo na lang dito sa kanya is yung mga pangako niya, yung mga pagmamahal na pinaramdam niya sa'yo. So you felt something, meron talaga siyang tinatago na truth dito. Meron talagang hindi to na sabi na nagpahinga lang siya. Yun yung naramdaman mo. So, that you never know that this person pala might be married. Okay? So, might be this person is married and medyo na-confuse siya between you and might be wife, you know? So, actually, ito na yung red flag na sinasabi sa'yo ng spirit guides mo. Ito na yung kutob mo na something wrong, na meron ka talagang dapat malaman. So, ito yung ginagather mo na information dito sa connection niyo. Might be this month of November, dito ka gagalaw, something like that. That this person is just really betraying you, na niloloko ka lang talaga niya. So, sabi nga dito, diba, babalik siya. So, they'll be back. Expect to hear them from them soon. So, babalik siya para bumalik sa'yo. Kasi wala kang alam eh. Feeling ko dito, nagkaroon kayo ng hindi pagkakunawaan. Not because of nalaman mo na married siya. Might be because of another party. Another girlfriend, or baka naisip mo na may iba siyang kachat, may iba siyang girlfriend. Okay, so yun yung naiisip mo doon. Pero this person is married. Might be may nalaman ka talaga na meron talaga siyang kachat na iba, or might, dahil nga sabi ko, might be you are an LDR, then naghiwalay kayo, hindi kayo nagkaunawaan, or may narinig ka lang something, nag-away kayo, and then hanggang sa, yun nga, napagod siya. And sabi niya, pahinga muna tayo. So, hindi mo alam yung totoo dito na marriage siya. Kasi lang dito yung marriage card. And confused siya between you and the wife. This person is like betraying you talaga. So, babalik siya dito. Babalik siya sa point na nag-start ka na mag-move on. Okay? Babalik siya sa point na na medyo papunta ka na doon. So, feeling ko, because mayroong honesty and truth dito, babalik siya to tell you the truth. Okay? Babalik siya para at least makipag-ayos sa'yo, sabihin sa'yo yung katotohanan na may binalikan siya. May inayos siya, may binalikan siya. So, parang to the point na naglakas loob siya sa'yo na nakausapin ka para sabihin sa'yo yung totoo. Okay. Siguro na-miss ka niya. Okay? Na-miss ka niya. Might be na-appreciate niya yung connection ninyo, yung relationship ninyo. Kaya parang siya na kung saktan ka, parang hindi niya carry kasi siguro ang bait mo sa kanya. Parang siguro sa point na iba yung pagmamahal na inalay mo sa kanya. Wala siya masabi sa'yo. Like, ang bait mo. So, parang nakonsensya siya, kumbaga. Siguro isa na din to sa point na na-assist siya ng spirit guides mo para magkaroon siya ng konsensya para sabihin sa'yo yung totoo, because you're always asking signs. So parang siguro inano na siya ng spirit guides mo na dadali na siya sa'yo para sabihin sa'yo yung totoo dito. So nasaktan ka talaga sa nalaman mo ang totoo. And I can see here, Aquarius, na magpapatuloy ka talaga dito towards new beginning. Pero sasabihin niya sa'yo na na-miss kita, kaya nakipag-usap ako sa'yo dito. Naipit ako sa sitwasyon, sa mga nangyari, kaya nagpahinga muna ako. Pero sa totoo nun, inayos niya yung part na doon sa marriage niya. So, pero siguro sasabihin niya sa'yo na sa totoo lang, minahal naman talaga kita. Minahal kita kasi bakit ba ako babalik sa'yo dito para bapakakita ko magipag-usap sa'yo para sabihin ko lang sa'yo yung totoo. Kasi, syempre minahal kita. Ayokong umaasa ka or anything na ganun. Hindi din ako nakatulog sa gabi.
And dahil sa mga kagagawan ko, dahil sa mga pagkakamali ko. So, na meron nga siyang wife, meron siyang marriage siya. And from that, feeling ko, doon na nagkaroon sa'yo ng clarity lahat. Okay, doon na nagkaroon sa'yo ng clarity because of na-assist ka ng spirit guides mo because you always ask a sign. So, nag-clear out na sa'yo dito lahat ng gusto mong malaman. So, what happens next then? You might have Pisces in your chart, okay? You might be dealing with Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, or you might have Cancer in your chart as well. Kaya malakas yung intuition mo. Kasi may water sign sa chart mo. Okay, so, feeling ko, itong person na to, babalik siya to explain to you that. Pero, sasabihin niya din sa'yo na mahal kita. Siguro may mga alibi siya sa'yo that hindi na kami okay, ganyan, and parang malabo na. Trinay ko, pero hindi naman nangyari. So, parang ganun. Trinay ko, sa totoo lang, kaya sinasabi ko sa'yo, may mga ganong mga bagay. Kasi parang bumabalik siya sa'yo. So, eto na yung red flag. Red flags. Pay attention to the red flags. Okay? Know the warning signs of what an unhealthy connection look like and balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, dapat balanse kayong dalawa. So, itong nangyayari sa inyo, itong pagbabalik niya, hindi to balanse. Okay? Ngayon nalaman mo na yung katotohanan. So, kailangan andun ka sa point na alam mo na kung ano yung sign na binigay sa'yo ng spirit guides mo. Alam mo na kung paano mo galawin to. Pero, yeah, I think you follow the signs of the spirit guides. You continue yourself moving forward, okay? To reach your goals, to move on, and iniwasan mo na siya this time. So, parang hindi mo na siya tinanggap, iniwasan mo na lang siya. And I think para sa'yo, it's okay for us to be friends. Hindi na lang ng relationship kasi parang you don't want to be an option. Yan. So, you decided na, no, hindi na. Ayusin nyo na lang yun, whatever it is. Basta hindi mo siya tinanggap sa pagbalik niya because you follow your intuition, you follow the signs of your spirit guides. Yeah.